Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Ang puri at pasalamat ay nauko lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kapayapaan at gabay ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang pamilya, kasamahan at sinumang tumahak sa kanya hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha lahat ng bagay na may pares. Diba? Lahat ng bagay ay may pares, may partner. So, kabilang doon, so alam ng tao kung sino yung papartnerin niya. Sa tao, anong pipiliin niya? Babae. Sa hayop, pipili siya din ng babae na hayop. Ganun din sa ibang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino bang hindi pa nakapag-asawa dito? Mashallah. So, kunti lang pala. Kunti na lang. Alhamdulillah. So, ang topic natin ngayon is patungkol sa pag-aasawa. Sino ba yung dapat nating piliin? O ano yung katangian ng ating piliin? So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, batid naman natin lahat na ang Islam, ang Muslim, ay pinapahintulot na mag-asawa ang lalaki ng hanggang ilan? Hanggang apat. Alam na alam talaga. Apat. Wala, tumatawa ka, bro, Lorenz. Apat. Inutos yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya mong panindigan at walang dapat pantay-pantay yung pagbibigay mo sa kanila, yung pagmamahal. Kaya ang pag-asawa, mga kapatid, ay merong ano yan eh. May tinatawag na hub at saka mawadda. Ang pagmamahal ay mas may matindi pa doon, yung mawadda. Ibig sabihin ng mawadda ay mas matindi pa sa pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay dito lang yan. Dito lang yan sa mundong ibabaw. Ang mawadda hanggang sa makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinatarget natin, yung mawadda. Kaya nagsabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pag ipapakasalan yung babae sa apat na katangian. Sa apat na katangian. Una, yung kanyang kagandahan. Pangalawa, yung kayamanan. Pangatlo, yung kanyang mga pamilya. Angkan, mga angkan. Pang-apat, yung kanyang relihiyon. So, sabi nito, fadfar bidati din tarabat syadaik. Ibig sabihin, kunin mo yung merong siyang relihiyon. Meron siyang relihiyon kasi, kumbaga, yung ibig sabihin ng fadfar bidati din tarabat syadaik, ibig sabihin nun, ikaw ay hindi malulugi. So, bakit, Ustad? Pag pinili namin yung maganda, mayaman, pero walang relihiyon. O nga, mabilis, madali lang, siguro sabihin ng ibang tao na, pwede naman yan maturuan ng relihiyon, di ba? Pwede rin siya maturuan. Pero mas mainam na kunin mo yung mayroon talagang religyoso, yung practicing sa Islam, lalo na sa Islam. Bakit? Kasi siya yung magtuturo sa mga future anak nyo. Sino ba yung kauna-unahang nagtuturo sa ating mga anak? Diba?
yung ina, yung nanay nila. Yun yung unang magtuturo. Kung ang nanay nila ay practicing, ganun din sa Islam, ganun din insha Allah subhanahu wa ta'ala yung kanilang anak. So sa mga sa payo, ito ay payo ng propeta Muhammad sallam. At mga Islam, ang pag-aasawa ay ito ay sunna o tradisyon. Tradisyon ng mga propeta. Tradisyon ng propeta. Si Prophet Solomon, Sulaiman, alam niyo ilang yung asawa niya? Nabanggit ko dati. Nasa? 700? Nasa 300. Lahat ng asawa niya ay puro queen. Napakarami, di ba? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam umabot ang kanyang asawa sa 11. Umabot ang kanyang asawa hanggang sa 11. So yung walang asawa lang na propeta, hindi ako nagkakamali, si Prophet Isa alayhi salam. Wala siyang asawa. So itong pag-asawa ay hindi lang ito nakakatulong sa ating kumbaga, ito ay nakakatulong din sa komunidad. Bakit? Sa panahonan ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mas marami ang bilang ng babae kaysa lalaki. 'Di ba? Magbigay tayo ng example sa Amerika. Sa Amerika, ang sinisilang doon na yung ratio ng silang ng bata doon is 6 to 4. 6 yung babae, 4 yung lalaki. So sabi ng research nila is 75% na no, babae. Tapos yung natira ilan? 25. So yung 25% na lalaki, hindi lahat yung lalaki babaeng gusto. So mababawasan. Mababawasan hanggang sa 20% na lang, sabi natin 5%. So ibig sabihin yung 5% is mga bakla. So yung 20% natitira, hindi lahat ng lalaki gusto mag-asawa. So ilan na lang yun, bro Lawrence? 15 na lang. 15. Oo. Tapos yung ibang lalaki pa is takot mag-asawa. So, kunti na lang talaga. 10%. Tapos isa lang yung pwedeng asawahin. 10%. So, sana yung 65%. Di makakagawa talaga sila ng hindi kaaya-aya. Yun yung zina. Yung pag ng babae na hindi mo naman asawa. So, itong ang Islam ay laging laging nakakatulong sa komunidad. Ito yung solusyon ng community natin yung sa panahon natin ngayon. Merong iba, Ustad, yung misis ko, hindi niya gusto mong mag-asawa ulit. So, mahirap yun. Kailangan natin, sabi ng mga ulama, kung gusto mong mag-asawa ng pangalawa, huwag mong itago kung kakayanin. Huwag mong itago kung kakayanin mo. Sabi ni Sheikh Sulaiman Rohaili, sabi niya na, huwag mong itago kung kaya mo namang sabi sa kanya. Kasi babae, normal masasaktan. At ang pag-asa mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ito ay nakakapagtulong sa atin upang malayo tayo sa tinatawag na fitna o pagsubok. Pinapalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang gumawa ng mga bagay na karumal-dumal. Bakit? Ano ang rulings pag isang tao ay nakapaggalaw na hindi niya asawa? Matinding kasalanan yun sa Islam. Kabilang sa pinakamalaking kasalanan na gawain sa Islam. Kaya itong pag-asawa, kung kaya natin, ay kunin natin. Opo. Kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lagi niyang pinapayo ng mga
bata, mga ano tawag, ano tawag nun? Mga binata o mga binata sa kapanahunan niya na mag-asawa. Ya ma'sharal shabab, sabi niya, o kayong mga binata, kayo ay mag-asawa. Kung hindi niyo kaya, ay mag-ayunon lamang. Kasi ang pag-aasawa ay nakakapag-protekta sa inyong mata sa pagtingin ng mga malaswa at nakakapag-protekta sa inyong yung ari. Kasi minsan yung anong tawag nito? Pag wala tayo, oh, isa pa yan si Broside, inshallah. Kaya isa sa mga kadahilanan din, kaya kumbaga itong pag-asawa ay maganda, nakakatulong to atin, hindi lang sa sabi sa banal na Quran, antum libasul lahun wa hunna libasul lakum. Ibig sabihin sa wikang Tagalog na sila ay yung libas, ibig sabihin ng libas sa wikang Tagalog ay yung damit. Yung damit. Kumbaga, dinadamitan natin sila at dinadamitan din tayo nila. Kasi ang babae, ang nature sa bilang isang tao, hindi kailanman pag mayroong magsabi sa iyo na yung babae hindi nangangailangan ng lalaki at yung lalaki hindi nangangailangan ng babae, mali po yun. Kasi nilikha tayo na ganito. Nilikha tayo na kailangan natin sila. Parihas. Dapat parihas. Parihas yung pangangailangan. Hindi sinasabi ng iba na lugi daw yung mga babae. Lugi daw sila. Hindi po. Parihas po tayo. Kung ano yung nararamdaman ng lalaki sa babae, ganun din yung nararamdaman ng lalaki sa lalaki. Kaya parihas tayo kasi nilikha tayo ng ganito. At sabi pa ng mga scholar, mga kapatid, na ang kawalan ng asawa o yung hindi nag-asawa ay maraming mga sakit na idulot nito. Unang-una ay yung pagkasakit sa mata. Medyo malalabo yung mata. Yung mata. Lalo na pag lagi kang yung pinapalabas na ano sa pilitan, yun. Malaking kasalanan, ay malaking may side effect na maidudulot yun sa ating katawan. Kaya sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lipat tayo doon kung ano yung katangian ng babae na hahanapin natin. So ang katangian ng babae na hahanapin natin, number one, maganda kagad. Ang unang, kung hindi mo ma... Siyempre, mas mainam kung yung apat na nambagit natin kanina is nasa isang babae, di ba? Mas mainam yon. May kagandahan siya. May kayaman na mayaman. At lalo tigit yung religyoso. Kung makita ka ng ganun na babae, huwag mo nang pakawalan pa. Bakit? Bakit? Kasi pag pinakawa mo, lugi ka. Hindi ka makakahanap ng ganung klaseng babae at ganun din sa mga tatay. Sinong may anak na babae? Ganun din sa may mga tatay. At yung babae may gusto o may lumapit sa inyo na lalaki sa inyong bahay na himanghikan, ano yung katangian ng hinahanap mo sa isang lalaki? Ano? Guwapo? Mayaman. Ikaw ba yung ikakasal? Religyoso. Mabait. Mabuting pag-ugali. Ugali. Nakapagtapos. Guwapo si Pai. Para yung nakapagtapos. Ako guwapo. Malakas sa... Malakas. Sa asawa. Ah, mashallah. Ganun nata yung katangian ni Bro Ali. Mashallah. Ganun. Mashallah. Kaya mahirap na pag-aralan.
So, ganun po din. Ulit tayo ah. Kung mayroon tayong anak na babae, ganun din dapat yung hahanapin natin sa isang lalaki. Pag may, kasi ang, kasi sa Islam, wala nang ligaw-ligaw. Hindi dapat ligawan yung babae. Ang ligawan mo, mismo doon na sa kanyang magulang. Kung gusto mo yung babae, punta ka sa kanilang bahay, pakita mo yung pagkalalaki mo. Hindi ka pupunta doon sa babae. Doon ka mismo agad sa magulang. So, ang gagawin ng magulang din, is pipiliin niya o alamin niya kung ano yung background ng ano ang background ng lalaki. So ang sinabi ng ang utos o ang payo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa lang. Isa lang ang relihiyon. Kung siya ay maalam sa Islam, may alam sa Islam, religyoso, practicing sa Islam ay kunin mo. Bakit? Pag hindi mo kinuha at napapunta siya sa ibang lalaki ay kasawian at pagkasira ng bakit? Pag ang babae, sino bang mas under? Pasing tabi sa mga under. Dapat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijal kawamuna ala nisa. Ang lalaki ay nakakaangat sa, mas nakakaangat sa babae. So dapat hindi tayo pa-under-under. O minsan, pa-under tayo sa in the right way and right time. Pero hindi every time na under tayo. Parang ano, relate si So kailangan sa tamang panahon at tamang oras, kailangan tamang lugar at tamang oras magpa-under tayo, pero hindi yung under talaga tayo sa lahat ng bagay. So pagdating sa pag-aasawa, sa pagpipili ng asawa para sa iyong anak, eh mas mainam na ang tatay ang mas nangunguna. Ang tatay ang mas nangunguna pagpili kung sino yung papaasawa sa kanyang anak. Kasi pag once na mali, di ba bro Ali, sa tradisyon nyo bilang isang born Muslim, Iranon, di ba? Iranon. Di ba may tinatawag sa inyo na parental? Minsan ang parental, yun yung tinatawag na parental, yung dalawang magulang side is nagkasundo na yung mga anak nila ipapakasal. Ipapakasal. Tandaan nyo, wala yan sa Islam. Ang turo sila, ang katuruan sa Islam, ang tatay ay nagbibigay lang ng payo kung maganda ba sa kanya yung ano. Pero ang huling oo pa rin, huling oo, ay nasa babae kung gusto niya o hindi. Yung tinatawag na force marriage, wala yun sa Islam. Kayong tatay, halimbawa, may isang binata, sabi natin si Bro Isa, lumapit kay Brother Lawrence, gusto niyang pakasalan yung anak niyang babae. Tapos, yung anak ni Bro Lawrence, hindi niya gusto si Bro Isa. Pero si Bro Lawrence, gusto niya si Bro Isa kasi nag-aaral sa Islam, matinong bata, ganun. Oh, level 1. Wala pa. Pero hindi pumayag yung anak ni Bro Lawrence. Example lang to ha. Hindi pumayag. So hindi natin siya mapipilit. Kasi nga hindi niya gusto. Pero anong gagawin natin? Paano yun, Ustad? Paano namin siya matuturuan kung ano dapat ang kanyang hanapin? Turuan natin kung ano ba dapat ang hanapin na lalaki. Ano ang katangian na dapat turuan sa isang lalaki? Yun ang number one talaga is yung pananampalataya niya sa Islam. Kung siya ba ay nagsasala 5 times a day, kung siya ba ay nag-aaral, may alam sa Islam, yun yung dapat nating gawin. At lalo na yung may nagbabalak na magdadalawa, huwag po nating kalimutan. Huwag po nating kalimutan na kung ano yung binigay mo sa first wife mo, kung may wifi siya, may wifi din dito. No? Pero kung ito, may 5 anak at ito wala pang anak, syempre mas malaki yung parte ng may 5 anak. Kasi dito, wala pa siyang anak. So ganun po yun. Kailangan
pantay yung trato mo sa kanila. Dito, two days din dito. Hindi, kasi bago to, 1 week. Bago, 1 week. Isang buwan. So, hindi po dapat pantay yung trato. At wag na wag, sabi talaga ng mga ulama, mga scholars sa Islam na wag na wag mong itatago kung kaya mong isabi o ipaalam sa first na asawa mo. So, ganun po yung mga payo at ito po yung mga buod na nabanggit kanina ng imam natin. At sa huli, sabi niya, sa pangalawang kutba niya, sabi niya, ang pag-budgeting, tamang budgeting sa ating pera. Pag tayo ay may asawa na, di ba? Siyempre, mas kayo yung mas maraming experience sa patungkol dito is lalo tayong mag-pursige sa paghanap ng buhay para sa ating pamilya. Pero huwag nating kalimutan yung tungkulin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at yung time management natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'idar faragta fangsab. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagkaroon ng time, fa'idar faragta, pag ikaw ay nagkaroon ng libreng oras, fangsab ay ano ka kay Allah subhanahu wa ta'ala? Magawa ka ng mga mabubuting gawain. Yung pagbabasa ng Quran, pagsasala ng ano. So, kahit anong mabuting gawain patungkol sa Islam. At ang huli ay yung pag-manage natin sa ating mga pera. Siyempre, kayo na yung mas nakakaalam dito sa experience about, kasi may maraming mga anak na kayo. So, kayo yung mas nakakaalam about sa pagtitipid ng pera pag tayo ay nagkaka-pera. So, yung mga wala pang asawa, mag-ipon-ipon na. Kasi, may mahar. So, kung mabait yung asawa mo, o mapapangasawa mo, yung mahar, siguro, simple lang. Isang mansion, ganun. So, depende na yan. Yung mahar ay nasa babae yan kung anong hinihingi. Pero kung sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na babae ay yung babae na pag nagbigay ng mahar is maliit lamang, hindi malaki. So hanggang dito lang. Ako Luka Ulihada. Subhanaka Allah bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.